Ang mga basukal na gubat ng Ginubatan Albay may nakatagong mundo sa ilalim ng lupa. Mga madidilim na lagusan at nakaliligaw na mga pasilyo. Noong panahon ng digmaan, ginawa itong kuta ng isang Pilipinong general. Isang general na kailanmay dinagapi ng mga Amerikano dahil sa kakayahan niyang biglang maglaho. Maraming tao naniniwala na may anting-antik siya kasi na hindi siya mahuli-huli. Yung nagimat naman daw yun, ang kwento naman po ng matatanda, pag parang ginamit niya yung visa, no, hindi siya basta-basta nakikita. Sa loob ng madilim na kwebang ito, pinanday ang kabayanihan ng isa sa marahil pinakamagiting na general ng ating bansa. Enero 1900, puwersahang pinasok ng mga Amerikano ang probinsya ng Albay. Lumaban ang mga Bicolano pero mabilis silang nagapi ng malalakas na sandata ng mga dayuhan. Marami sa mga tauhan nila ang dala lang ay itak at saka yung sibat at saka yung pana, ganon. At yung may mga baril doon, ang hawak nilang baril ay yung mga Mosher. Samantalang yung dala ng mga Amerikano, yung mga bagong Krag rifle yun eh. Na malalayo ang ano, malalayo ang inaabot. Noon pa lang marami ng Pilipino ang sumuko sa mga kano, pero hindi ang isang magiting na sundalo, si General Simeon Ola, na lumaban hanggang sa huli. Alam ni Ola kung gaano kalakas yung mga Amerikano? Oo, alam niya, pero even at that time, nakita nila na siyempre may kahinaan din. Okay kayo dyan, nasa barko nyo kayo. Pero oras na nag-land kayo dito sa amin at napunta kayo dito sa kagubatan namin, ay may paraan kami kung pumaga kami kayo labanan. Kasi yung terrain ay kabisado namin. Mula 1900s hanggang 1903, nakipaglaban at patuloy na tinugis ng mga Amerikano itong Pilipinong general na si General Ola. Pero talagang never say die itong general na to. Hindi siya sumuko at hindi siya nagpatinag sa kanila. Ang tanong, paano niya natakasan, nalabanan yung mga kano nang hindi siya natutugis, hindi siya nakikita? Kwento-kwento ng mga taga rito, may misteryosong kapangyarihan daw ang general. Katunayan sa mga huling kasulatan ni Ola, binanggit niya ang kanyang isang angking kapangyarihan. Nakalagay raw sa isang maliit na sisidlan ang naturang agimat. Parang bote lang daw po yun, na maliit lang. Yun lang po yun. Tapos may laman parang langis. Parang ano, tapos mumubula, nangangamoy na mabango. Tsaka pag gano'n na po nangamoy, wala na po. Nawawala na siya. Kasi may yung kalaban daw, di na siya makikita. Agimat o likas na kakayahan? Tinahak namin ang bakas ng matapang na gerilya, hinanap ang sagot sa kanyang madidilim na kuta. Ang tawag dito sa kuwebang ito ay Lumimpot Cave, dito sa barangay Mapako. Pinaniniwala ang isa ito sa mga pinagkutaan ni General Ola. Very ideal nga naman kasi yung entrance mismo ng cave, kung titingnan mo, napakalalim na tubig. Gano'n kaya kalalim? Uy, lalim ah! So syempre, kung ganito kalalim yung tubig, hindi kaya mo agad iisipin na pwede kang magkuta doon sa loob. Iisipin mo, dead-end ka agad dito. Pero dito nga sila nagkuta. Tapos, saan ang daan? Mag-swimming na lang? Okay, ma'am. Wow! Oh, lalim dito! Si-swimming na lang ako. Oh. Oh.
Sa dulo ng tubig, masikip na pasilyo naman ang sumalubong sa amin. Ayon sa aming mga kasama, minsan daw umaabot hanggang kisame ang taas ng tubig sa kuwebang ito. Hanggang siling! Eh di pwede ka mga malubog talaga. Kasi namatrap ka sa loob. Oo, mamis ma'am. Pwede kang matrap dito pero may mga dito sa taas na pwede tinataasan nila inaakit ang pag nagtumataas yung level ng tubig. So kung hindi ka bihasa sa pagbago-bagong antas ng tubig dito sa loob ng kuweba, pwede kang mamatay dito. Yes, ma'am. Mahulong. Malaki ang posibilidad na ginamit rin ni na General Ola ang pabago-bagong antas ng tubig para mautakan ang mga kalaban. Habang lumalalim kami sa pusod ng kuweba, palaki na ng palaki ang aming dinadaanan. Hanggang maabot namin ang isang malawak na kwarto na kasya ang mahigit 50 sundalo. Kung meron ka nga namang isang pwersa, mga gerilya, pwede talaga silang pagpunta dito. Hindi mo lang nakakalain kasi ang higit na yung lagusan sa simula. Pero pagdating mo dito, it's a really big change. Isa ang Lumimbot Cave sa mga pinagkutaan ni General Ola. Makikipagbakbakan siya sa mga Amerikano sa araw, magtatago sa mga kuweba pagsapit ng dilim. Ilang beses man siyang tugisin, di siya nahuli ng mga mananakop. Ayon sa kasaysayan, ilang beses kinumbinsi ng mga Amerikano si Ola na sumuko na lamang. Umabot sa puntong sinuhulan pa siya ng limpak-limpak na pera. Pero inoferan siya ng 10,000 pesos. Yeah. Pagkatapos, ang nagalit si Ola, sabi niya, walang, not all the gold in the world ay pwedeng bumili maski isang bullet sa aking bakil. Yung ganyan, yun ang sabi niya. So, narinig yun ng iba and paulit-ulit ng kinukwento na talagang itong si Ola ay hindi susurrender. Noong mga panahong iyon, sumuko na sa mga dayuhan ang matataas na opisyal ng ating bansa. Pero si Ola, ang huling general ng Pilipinas na naiwang lumalaban. Sa tingin namin, hindi lang siya yung last general, siya ang longest fighting na general. Kasi nag-umpisa siya panahon pa ng mga Kastila. Mm-hmm. Tapos hanggang inabutan siya ng mga Amerikano. Saksi ang kuwebang ito sa kabayanihan ni Ola at ng kanyang mga tauhan. Makalipas ang mahigit 100 taon, ngayon pinamamahayan na lang ito ng mga nilalang ng dilim. Sa totoo lang, itong kuweba na ito, hindi pa pinapahintulutan na pasukin ng mga ng publiko. Pero mukhang sa itsura nito, mukhang marami nang nakapasok dito at ang masaklap. Ayan. Sinisira-sira na nila. Makalipas ang isang oras na paglalakad, patuloy ang pagtuklas namin ng mga bagong pasilyo sa animoy sikretong mundo. Pero saan nga ba ito patutungo? Maya-maya, may narinig akong lagaslas. Parang may narinig akong agos ng tubig. Dito, parang dito sa side nito. Tignan natin. Sinundan namin ang marahang ragasan ng tubig. Hanggang marating namin ito. So mukhang dead end na dito sa patuloy nito. Kuya, taga rito po kayo. Na, may patutunguhan pa ba ito? Mayroon doon sa kabila. Mayroon dito. Hindi tayo makapanahan. Mayroon na lang dito. Pero may connection ito doon sa... Isa pang kwera. Kadugtong ito. Ah, kadugtong ito. Ano kaya ang nasa dulo ng kuwebang ito?
May sikreto nga bang lagusan sa ilalim ng tubig? Gustuhin ko mang tuklasin pa ang mga sikreto ng Kuwebang Kuta ni na General Ola dahil sa lalim ng tubig at kakulangan sa kagamitan, nagdesisyon ang aming grupo na bumalik na lamang sa aming pinanggalingan. Pero hindi lang ang kuweba ng Lumimbot sa Ginubatan Albay ang pinagkutaan ni na General Ola habang lumalaban sila sa mga Amerikano. Nang unti-unti na silang mapalibutan ng puwersa ng dayuhan, kinailangan ng grupo ni na General Ola na magpalipat-lipat sa iba't ibang bayan. Pero paano nila itong gagawin kung nakabantay ang kalaban sa mga kalye at baybayin? Noong panahon nung kasi ng revolusyon, laban sa mga Amerikano, napaka-ilusibo si Ola. And sikat siya sa taktika niyang guerrilla. Ang sabi nga ng mga historian po, si Ola daw po, parang may anting-anting. Oho. Kasi bigla daw nawawala. Masusukol na siya sa isang lugar, biglang wala na kagad. Di na malukit kung saan. Tulad ng Ginubatan, masukal din ang mga gubat sa bayan ng Daraga. Talagang limestone caves, tapos yung growth ng mga halaman talagang masukal dito. So, perfect itong terrain para sa mga katulad ni General Ola na ang expertise ay guerrilla warfare. Batid ng grupo ni Naola na walang panama ang kanilang mga sandata sa mga gamit militar ng mga Amerikano. Kaya imbes na makipagbakbakan sa kapatagan, dinala nila ang mga dayuhan sa masusukal na gubat. At dito, kakampi nila ang kalikasan. Parang may nakikita akong butas. Kuweba rin po yan. So pwedeng nagtago rin sila dyan? Pwede po. Kung masukol na po sila sa isang kuweba, isang lagusan, umiiwasan na yung iba, hindi pa rin sila nalulukit dahil po maraming lusutan. Yun ang mahirap kapag yung kalaban mo, kabisado yung terrain at maraming pinagtataguan. Talaga nga namang lulusot lang sila Ola dito sa likod ng, sa ilalim nitong lupang to para na silang naglahong parang bulan. Escape artist kung bansagan noon si Ola. 3 taon siyang naging sakit ng ulo ng mga Amerikano dahil sa kanyang tapang at angking katalinuhan. Itong nakikita ninyong bangin na ito, booby trap ito dati nila Ola. Ang ginagawa nila, tinatakpan lamang nila ng mga sanga-sanga ng kahoy o ng mga puno itong butas na ito. Tapos yung mga tumutugis sa kanila na mga Amerikano, mahuhulog dito. Ayan. Diretso sa bangin. Makalipas ang ilang minuto, narating namin ang bunganga ng isang kuweba. Bilaos kung tawagin ito ng mga taga-Daraga. Pinagkutaan din daw ito ng mga gerilya sa pangunguna ni General Ola. Merong tulad ng ibang mga kuweba na pinagtataguan ni General Ola, ang pinipili niya talagang mga kuweba yung ang merong water feature
para talagang mahirap silang matuntun. Kaya nagla-life vest tayo kasi sabi nila meron daw parts dito na lagpas tao, yung tubig. Okay. Pinasok namin ng palusong ang kuweba ng Milaos. Sa simula, lupa at bato lamang ang aming dinaanan. Pero habang palalim kami ng palalim, unti-unting gumapang ang tubig. So sa laki nitong kuwebang ito, talagang hindi malayong isipin na posibleng ang nagputa dito itong si General Ola. Pero ang tanong, paano siya lumabas mula dito sa kuwebang ito? Ang sabi ng mga taga rito, hindi daw siya lumabas kung saan siya pumasok. May iba daw siyang nagusan dito daw sa lugar na ito. Pero makikita ninyo, ang taas ng tubig. Lusungin natin ito ngayon. Abot bewang ang tubig sa loob ng kuweba. At habang palayo kami ng palayo, palakas din ng palakas ang agos nito. Sa lakas ng agos, animoy may ilog sa ilalim ng lupa. Naging mas madulas at matalas ang mga bato. Delikado ang grupo, lalo pat balot ng dilim ang buong paligid. Isang maligtapak, disgrasya ang katapak. Area nila po ito, ma'am. Ito yung kumbaga, sa ano. Ito yung playground nila ng mga gerilya noong panahon. Ito yung pinaka-safest na lugar para sa kanila. Kasi nga po, mahirap yung terrain. Yung mga Amerikano po, hindi sanay sa ganitong mga daanan. Ito po, may advantage po yung Pilipino, mga Pilipino na gerilya laban sa Amerikano. Sa loob ng 3 taon, ang mga kuwebang tulad nito ang naging pansamantalang tahanan ni General Ola at iba pang gerilya. Ginawa nilang kuta ang mundo sa ilalim ng lupa. Gaano man kahirap, gaano man kapeligroso, hindi sumuko ang mga magiting na Pilipino. Naging simbolo siya ng tenacity siguro ng mga Bicolano na yung tatagba ng paninindigan ay hindi mo basta isusurrender. Kung habang naninindigan ka ng ganun, ay ituloy mo yung ano mo, ipinaglalaban mo. Akala ko, ito na ang pinakamahirap na bahagi ng kuweba. Pero makalipas ang isang oras, tumambad sa amin ang isang mas malalim at mas madilim pang tubig. Paiba-iba ang antas ng tubig. May ilang bahagi, lagpas tao ang lalim. Saan kaya ako dadalhin ng agos nito? Hindi namin alam kung ano ang nagtatago sa ilalim ng madilim na ilog na aming nilalangoy. O saan kami dadalhin ng agos nito? Pero lakas loob naming sinundan ang sinasabing bakas ni na General Ola at ng kanyang mga gerilya. Makalipas ang ilang minuto, nabuhayan ang loob ang grupo. Sa wakas, sumilip ang liwanag mula sa dulo ng kuweba. Lapit na din sa liwanag sa palabas na tayo sa kabila ng lagusan ng kuweba. Wala. Nagpatuloy ako sa paglangoy. Habang papalapit ang liwanag, palaki naman ang palaki ang lagusan. At sa dulo ng kuweba, tumambad ang isang malinis na batis. Okay, so itong nilabasan natin, iba na to? Iba na kuweba to? Isa lang pong kuweba, pero ibang buhisip po. Mm-hmm. So ito ho, ito yung tawag nila, naglangos. Okay. Kumbaga past tense ho lang tumagos. So, tumagos na tayo sa ibang bayan? Ano po?
Anong bayan na ngayon ito? Ito po ay Hugalya. Sa madaling salita, pumasok kami sa bunganga ng kuweba sa Daraga, pero lumabas sa kabilang bayan na. Malinaw na sa akin ngayon, hindi agimat o anting-anting, pero angking talino at galing ang naging sandata ni Ola laban sa mga dayuhang tumutugis sa kanya. Sa loob ng 3 taon, nagpalipat-lipat sa iba't ibang kuweba si Ola para labanan ang dayuhan. Siya ang huling general sa Pilipinas na sumuko sa mga Amerikano. Isa sa mga kuwebang ito ang Ola Cave na matatagpuan sa tuktok ng isang burol sa Ginubatang, Albay. Mukhang mataas itong kuweba na ito. Ang sabi ng mga local historian dito sa Albay, si Simeon Ola daw, isa sa mga ginamit niya na vantage point, itong tinatawag nilang Ola Cave ngayon. Kasi mataas itong kuweba na ito, from up there, may view ka nung nasa ibaba. So kapag may mga sumasalakay, mas madali mo silang makikita, mas madali mo silang ma-ambush. Maliit kung tutuusin ang Ola Cave, pero mahalaga raw ito dahil dito pinlano ni Ola ang marami sa kanyang mga laban. Mukhang maliit sa ibaba yung kuweba, pero meron pala siyang second floor. Meron siyang parang loft, parang ganun, na pwede rin pagkutaan ng mga sundalo noon. Ngayon, mga paniki at ibong balinsasayaw na lamang ang makikita sa dating kuta ng mga gerilya. Ayon sa kasaysayan, matagal na malagi sa kuwebang ito ang kwersa ni na General Ola. At habang nagtatagal, parami rin ng parami ang mga Pilipinong sumuko sa dayuhan. Ilan sa kanila, kinausap si Ola. Kinausap na nila yon na ipaliwanag nyo na kay Ola na wala naman ang pinaglalaban. Ito nga, at in-establish na ng mga Amerikano yung public school system dito, at maayos na naman yung pamumuhay ng iba. I would want to believe na ang nakakumbinsa sa kanya ay yung mga prominent members ng mga families dito. Now, so makandang ka na, total, ano yan, para matahimik na lang dito sa atin. Nang makita niyang marami na sa kanyang mga kababayan ang sumuko sa mga Amerikano, walang nagawa si Ola kundi tapusin na rin ang bakbakan. Setyembre 1903, pagkatapos ng 3 taong pakikipaglaban, kusang sumuko sa Amerikanong si Colonel Harry Bandholtz, si Simeon Ola, ang pinakamatatag na general ng Pilipinas noong panahong iyon ng digmaan. Actually, wala namang last battle na yung confrontation pagkatapos natalo siya, pagkatapos sumarender. Hindi. Talagang kusang loob na lang siyang sumarender sa katagalan ng ano. At hindi siya natalo? Hindi siya natalo. Well, you can say na umatras din siya, may mga tactical retreat siya nung araw, pero hindi siya natalo, hindi siya nahuli sa labanan. Ngayon, sa mga iilang bantayog na lamang sa Albay, maaalala ang kabayanihan ni General Simeon Ola. Sana yung mga kabataan ngayon, huwag natin kalimutan kung anong yung sakripisyo na ginawa sa ating bayan ni General Simeon Ola at may pamumbayan ni Ola Timbalewalain. Kasi buhay po yung pinalit nila para lang sa bayan natin. Nagbago na ang mga idolo at bayani ng kabataan ngayon. At halos wala nang nakakaalala sa kanya. Pero sana ang mga prinsipyong ipinaglaban ni Ola noon manatiling buhay hanggang ngayon. Sana hindi maiwan sa dilim ang mga ipinaglaban niyang mithiin. Kalayaan, katapangan, pagpapahalaga sa lupang tinubuan. Sana
hindi mabaol sa mga gubat ng ngayon ang kabayanihan ng kahapon. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.